Okay, good morning mga Karay Technology. Isang video na naman po ang ating pag-aaralan ngayon. At isang negosyo na naman ang matututunan natin ngayon. Dito pa rin po sa inyong nag-iisang channel, Right Technology and Farming. So, ngayon po na kinakailangan natin ng mga pananim, during pandemic ay nag-boom po yung industry ng paghahalaman. At matagal na po, lalo na ang mga farm ready, katulad nito mga seedling na nakikita nyo, mga gulay na available, ay isa sa magandang industry. Pero hindi po yan ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon is mga ornamental and herbs. So mag-focus muna tayo sa herbs and spices bago natin talakayan yung iba pa. Ngayon pong pandemic ay nagkaroon po tayo ng malaking demand, especially sa ornamental plant. Pero humahabol po dyan yung herbs and spices dahil isa sa nabigyan ng malaking opportunity ay yung pagkakaroon ng health conscious ng ating pong mga user dito pong ating pong mga medicinal plant. Itong ating pong mga household na mahilig po sa paggamit ng ating pong mga culinary in yung ating pong mga traditional herbs. So may nandyan yung mga tanglad, iba-ibang klaseng mint sa mga lutuin, and yung ating mga medicinal na alaman, katulad po ng ating pong mga yan, damong maria at iba pa, oregano. Yan. So pinakamahalaga unang-una sa pagpo-put up ng ating herb garden ay yung tinatawag nating mother plant. So meron dapat tayong area na kinukuhunan ng ating mga cuttings. So sa propagation, isa sa pinaka-rapid way ng pagpaparami ng ating mga herbs ay yung tinatawag nating cutting. So cutting is a form of propagation na kung saan yung ating pong mga upper portion or yung dulo, hardwood, yung pinakamatigas, and semi-hardwood, yung gitna, ay ating ginagamit na planting material. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung technology kung paano ba tayo magpo-propagate ng mga halaman na eventually ay pwede nating maging negosyo at maging source of livelihood, additional income, and pwede po natin itong gawin din pong hanap buhay kahit nasa urban area tayo. So yung demand ng ating pong herbs ay nagsimula during po nung mga era na open pa po, na wala pa pong pandemic, at pwede pa pong pumunta yung mga taga ibang bansa, other country sa atin, at nagkaroon po tayo ng iba-ibang panglasa, mix ng ating pong mga culture, like yung ating mga Koreano, mga Japanese restaurant, Chinese restaurant, using yung iba-iba nilang namang mga herbs, at yung ating mga Asian country, Thailand, Myanmar, may mga restaurant na yan. But during pandemic, nawala ito, napalitan na naman nung mga enthusiast na mahilig po sa herbs bilang gamit naman po as medicinal. And also, air purifying. Kasama po ang mga herbs na nakakatulong, lalo na po dun sa may mga anxiety, mga stress, dahil yung amoy po niya ay nakaka-relieve ng stress at nakakatulong po sa everyday living natin. Ginagawang tsaa or ginagamit sa pagluluto or inaamoy-amoy lang. O, yan. Katulad ng mga mint, yerba buena. So maraming luto ito or yung peppermint, yerba buena. Isa lang po yan. So ngayon, ituturo natin sa inyo yung tamang pagpupropagate. So katulad po nito, ito po ay java mint. Kukuha lang po kayo ng 10 to 15 centimeter, halos isang dangkal. And pinakamahalaga na aalisin nyo yung lower portion. Yan. Lower portion, pakicut sir, dito. Yan. Dahil ito pong unang node na yan hanggang pangalawang node ay dun lalabas yung ugat. Mahalaga po yung ating pagpili ng pananim, lalo na sa mga mint na siya po ay top cutting o yung top shoot, dahil ito po yung pinakamalambot na part at pinakamabilis umugat.
Sa mga matitigas naman po, katulad ng basil, pwede ang semi-hardwood or yung tip cutting katulad nito. Pag malalaki pong dahon, ang rule of thumb, ikakat natin ng kalahati. So yan, pakikat sir, para makita nila. Yan, itong dahon, ikakat natin ng kalahati. Kalahati lang sir, ito to. Yan, pakita natin. Yan, para ma-focus pa rin po yung water and carbohydrate, hindi po mag-evaporate hanggang dito lang. Kung yan po ay buong dahon, magbabawas yan. So, meron tayong stick and meron tayong combination ng garden soil, one part of garden soil, drainage, mga ipa, at saka yung ating pong mga pinaglagarian, coco quadras, and compost. So, meron ito pong compost. So, gagawa lang po tayo ng butas. Yan. May stick tayo. And then, ipapasok na epipress. Yan. Kung malalaking dahon, pwedeng hatiin. Yan. At within 15 to 30 days, malago na siya, makakabenta na tayo. So, noon, normally, ang ating mga herbs ay nagare-range lang po sa 3 for 100 or depende po sa klase ng herbs. Medyo matataas po yung mahirap ipropagate, katulad po ng rosemary, stevia, at yung ating pong mga iba pang herbs na introduce ay medyo mahal. Citronella, pero ito po mga common herbs ay pumapalo na po ngayon ng 50 pesos. Yan, mahalaga yung pag-identify ng area. Katulad po kapag ka sobrang init, nakita nyo po yung nasa taas na yon. Yan po ay shade na ginagamit, nauurong lang po yan, to prevent yung direct sunlight. And cultural management, siyempre application of fertilizer. Hindi naman natin masyadong pinopromote yung paggamit ng synthetic dahil ito pong ating mga herbs ay may aromatic smell. Ibig sabihin, nape-prevent po yung pagdapo ng ating mga insekto and kinakonsume ng tao, kaya magamit tayo ng mga organic para hindi tayo makompromise dahil gusto natin ng healthy lifestyle pero yung kinakain pala natin ay puno ng chemical. So, maganda sa herb ay kinocombine sa mga vegetable dahil siya po ay repellent. Yung amoy po ng mga ibang herbs ay nakakapag-repel ng insekto. Katulad po yan ng mga basil, Italian oregano, tanglad, para sa mainit, maganda po ito. And alam nyo ba na itong ating pong pandan ay magaling po sa repellent ng ipis, lalo na sa mga bahay o doon sa mga lalagyan natin ng mga damit at pagkain. So, iba-iba pa pong herbs, oregano, at pinopromote pa rin po natin yung 10 halamang gamot, i-search nyo po yan, approved by the Department of Health. Yung mga ating pong mga black pepper, kasama yan sa spice, at ito pong ating pong laurel. So, nandyan pa rin po yun, nawawala na nating atswete. Eh, napakahalaga yung pag-revive ng ating mga herbs and spices dahil isa pong malaking industry ito pong herbs. So, sa mga may tanong at gusto pa pong talakayin, pwede natin talakayin yan uli. At bigyan pa natin sila ng kaalaman o teknolohiya. Ito pa rin po ang inyong profesor na nagpapaalalang sa tamang teknolohiya, Pilipinas, iyayaman ka. Okay, sa tamang teknolohiya, liyakang-yaka at sasagana ang ating bansa. So, bye-bye! Mag-business po tayo, magtanim tayo ng herbs and spices. Bye-bye.